Una, hawakan natin tong wrapper natin na bilog. Tapos, lalagay sa gitna. So, ganyan siya. Ganyan. Medyo damihan pa natin. Baka sabihin ko, ripo tayo. Ayan. Tapos, lagyan yung tubig yung pabilog. Alam ko nilalagyan din to eh. Ayan yung pabilog na yun. Lagyan ng tubig. Tubig na lang, no? Tapos, ganyan niya. Wow. Sa gitna muna tayo. Pi. Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. At ayan, syempre, nakita nyo, malapit na naman ako sa camera. Alam nyo na, madungis ang lola. Ay, at ang gagawin nating vlog for today ay tungkol sa gyoza making. Syempre, ang gyoza na ito ay pwede nating gamitin sa ating business. Kung gusto yung mag-business, hindi lang puro kikiam, bola-bola. Gawa din po tayo nakakaiba na magugustuhan po ng ating mga kapitbahay para tayo ay mabentahan ng gyoza. Okay, gyoza is good for benta-benta. Pwede rin po natin siyang gamitin sa mga birthdays. Minsan, di ba, gumagawa tayong lumpia or ano ba tayo dito? Lumpia-lumpiaan. Gawa rin po tayo ng gyoza and I think gyoza is perfect for the Philippines. Siyempre, meron din po yung ingredients po ng gyoza ay meron din po sa Pilipinas. So, enjoy our vlog and sana marami po kayo matutuhan. At ang gyoza na to ay dalawa. Isang gyoza at gyoza for sweets. Gyoza sweets naman siya. Ang tawag sa kanya ay apple, cinnamon gyoza, at saka ang normal na gyoza. And syempre, nandito na tayo sa ingredients natin ng gyoza. Unang-una nating ingredients ay cabbage, cheese for peeling, sibuyas bawang, baguio beans. Ito kasi yung baguio beans na to is aking version to. Yung pinaka-gyoza na yung pambalot natin. At yung ating giniling, baboy at saka baka paghaluin natin. Ito naman ang luya na durog. Durog-durog na luya yun. Luya. Sesame oil. Bawang na durog. Asin. Paminta. Oyster sauce. Toyo, and syempre ang ating oil. So, ayan lahat ng ating ingredients. So, let's start na this. Okay, first, kailangan yung ating sibuyas at bawang ay tanggalan natin ang tubig kasi meron tong di ba, meron siyang moisture sa loob. Kaya tatanggalan natin siya ng tubig para mabalot natin siya ng maayos, no? Tatanggalin natin yung tubig nito. Walang oil. Tatanggalan lang natin dito sa fry pan and yung bawang at luya natin. Halo-haloin lang natin hanggang mawala yung kanyang tubig. Medyo lumambot lang siya. Okay na siya. So, let's start na this. Okay, ang unang-una natin gagawin is kumuha tayo ng malaking pwede natin panghalo yung maghugas ng kamay. At syempre, ilagay natin tong dito ang ating ground pork or beef. Lagay natin siya. Ganyan. No? So, ang kinalahati-kalahati ko lang siya, kinalahating kilo lang ata ito. No? Ayan. Baboy and beef. Pinaghalo ko siya para mas masarap siya. Pwede namang pork lang or beef lang, pwede naman yon. Walang problema doon. And sumunod natin, ito yung sinasabi kong sa aking version ko, maglalagay tayo ng pinakulo ang baguio beans. Yan. Pwede nang ganyang kalaki. Walang problema. So, ayan. Sa version ko yun. At wala kayong pakialam dun kung version ko. Ha? Okay. Sumunod naman natin ay ang ating cabbage. Ilagay ang cabbage. Ayan. Tapos, sa huli, ilagay naman natin ang ating sibuyas. Kailangan natin ng sibuyas. So, yung sibuyas natin na pinakuluan tuloy, tinanggalan natin ang diba, tubig. Ayoko kasi nang may tubig ang sibuyas. Nagtutubig-tubig siya, diba? So, at lalagayin din natin siya dito sa ibabaw.
sibuyas. Ano? Konting ano lang ha, wag yung siyang itimin. Yung sa akin nga, medyo ba itim na to eh. Ayoko siyang itimin, kaya medyo ganyan lang siya. Okay. Then, sumunod natin dyan ay, ano pa ba? Wala na tayong nakalimutan. So, ayan na lahat. Ang ilalagay natin ay, ito. Konting asin. Tapos, konting toyo. Toyo anyo. Toyo. Tapos, merong konting oyster sauce. Konting oyster sauce. Tantya-tantya lang tayo din. Huwag tayong masyadong ano, no? Hindi mo tayo professional. And, syempre, ang paminta. Hindi natin paminta yan. Okay. Tapos, lagyan natin siya, syempre, ng ating ito. Ano to? Ang tawag dito ay niniku. Niniku is ano ba yung niniku? Ito. Bawang. Bawang pala. Bawang paste. Siguro konti lang. Ganyan lang. Konting bawang paste. Tapos, ang ating syempre, ang ating syoga. Ang syoga ay luya. Luya paste. Luya paste din tayo. Ayan. Luya paste. Konting paste ng luya. Ang dami yata. Magbawas tayo. Dami masyado. Okay. Luya paste. Tapos, saka natin halu-haluin ang kanya. Siyempre, bago kayo mag-start, anong gagawin? Maghuhugas ng kamay. Pwede rin kayong gumamit ng gloves. Ayan. Ganyan siya. Parang kala mo, galing-galing kong magluto. Ano? I-ano natin mabuti para lahat ay nakaspread talaga sa kanya. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating Jen sesame oil. Syempre, dapat may sesame oil tayo. So, may bukas tayong sesame oil dito. Unahin natin yung bukas. Cholesterol zero. So, lagyan natin ng goma oil or ang tawag dyan ay sesame oil. Oh, gyoza making. Ayan na siya. So, wait natin itong wrapper natin na bilog. Tapos, lalagay sa gitna. So, ganyan siya. Ganyan. Medyo lang, damihan pa natin. Baka sabihin ko, ripot tayo. Ayan. Tapos, lagyan yung tubig yung pabilog. Alam ko nilalagyan din ito eh. Ayan yung pabilog na yun. Lagyan ng tubig. Tubig na lang, no? Tapos, ganun niya. Wow. Sa gitna muna tayo. P. Tapos, pwede din dito sa gilid-gilid na. Yan, para kayo nagbuburda. Dito rin. Ay, hinatakata ko siya. Hindi ako perfect kasi this is not my, ano. Yan, parang ganyan na lang din siya. Oh, diba? Yes. Next. Masasanay din tayo. Sa una lang di tayo sanay. Sa una lang, parang ang hirap-hirap. Pero sa susunod dyan, kakayanin na natin yung bumukunang. Tapos gawa naman tayo ng meron cheese. Gawa tayo ng meron cheese. Ala, huwag lumabas. Gawa tayo ng meron cheese, no? So, bibilog na naman tayo dyan. Lagyan ng cheese sa gitna. Yan. Tignan natin kung kaya ba natin ibilog to. Yan, ganyan siya. Ay, di. Wait muna. Lalagyan ng tubig pala. Nakalimutan ko na naman yung tubig. Tubigan natin sa gilid-gilid. Yan. Yan. Alam mo yung dropper dito, meron na siyang parang ano, cornstarch ba yan? Tawag dyan? Or ano, para dumikit na siya. So, ganyan. Dito muna tayo sa gitna. Ay. Parang lalabas siya. Ano ba yan? Bakit? Yan. Push. Ikot dito. Push. Tapos dito rin. Push.
tapos ganyan. Or meron tayong isa pang proseso na pwede natin gawin. Ano? Ayan, push. Tapos, dito rin. Push. Push. Yes. Jen! Gyoza na siya. One eternity later. So, we'll try this. Hindi pa natin ito. Natin. Wala pa. Try ako sa cheese. Hindi pa siya pwede. Okay na siya. So, ayan. Pwede na yan. Huwag tayong maarte. Gyoza material. Ano natin yung ating apoy. Malakas ang powers niya. Ay, good gyoza. Masarap. Ito pwede na to. Our agi gyoza. So, syempre, ginawa natin itong pinaprito natin siya sa mantika, ang ating gyoza peeling, tsaka yung ating gyoza mismo. Kailangan natin ng sausawan, syempre, ang ating toyo at ano ba yon? Yung maasim. Suka. And, syempre, meron tayong layo. Kung meron kayong layo dyan, mas masarap. Hindi ko lang alam kung meron ng layo sa Pilipinas. So, ano din siya, oil din siya, pero may lasa siyang layo. Next naman natin ay ang ating apple gyoza. Apple gyoza is for sweet naman yon, pang sweet naman natin na gagawin. Una, kailangan natin ng apple, cheese, yung ano, yung ano ba tayo, balat ng ano, yung ipapambalat natin sa ating apple gyoza, and sugar, and cinnamon. Kailangan natin ng cinnamon para magkalasya siya ng masarap. Okay, let's start. Okay, ang unang-una, sindihan natin itong kala natin. Wala tayong lalagay na mantika kung ano pa man. Ang ilalagay natin, ang hiniwa natin, Ringo or apple. Ayan, lalagay natin siya dyan. Okay, Ringo and apple. Ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin siya ng granule or sugar. Sugar. Kalahating ano lang. Kalahating. Kasi maasim-asim din itong ano natin. Apple natin. So, medyo dami-dami. Tapos lalagyan natin siya ng cinnamon. Ang cinnamon ko ganito lang, no? Pwede naman yung mga cinnamon na nabibili lang naman. Okay, konting cinnamon. Malakas ang lasa nito, kaya konti lang ilagay natin, ano? Cinnamon. Ayan, medyo nag-ano na siya, diba? Ayan, palalamigin lang natin to at pwede na natin itong ilagay sa ating lalagyan. Okay, masarap. Lasang cinnamon. That's it. Naman natin ay ang ating apple cinnamon gyoza. So, meron tayo dito yung kaninang ginawa natin. Nilagay natin cinnamon. Nalagyan natin ng sugar. And, dito prito natin siya. Ang gagawin natin is, malambot na ng konti ito. Lagyan natin sa gitna. Yan, ganyan. Pwede natin siyang lagyan agad dito ng cheese. Tubigan. Cheese. Yan. Ang tawag dito ay apple cinnamon gyoza. Yan. Kantuhin muna natin. Pero mas maganda siguro to pagka ipiprito na lang po natin siya, no? Okay. Pag ginanan mo siya, pwede na natin siyang ganan. Yes.
Yeah. Yay! Isa na tayo. Gawat. Ito. Pwede din naman sama-sama yan kasi nakatiklat naman yan, babe. Okay. Ito naman yung ating apple. Apple cinnamon gyoza. Apple cinnamon gyoza. Okay, pwede na to. Kunti na lang. Okay. Siyempre, ang ating walang kasawasawang paggawa ng ating apple cinnamon gyoza. Yay! Andiyan yun yung kanyang ano, apple, tsaka yung cinnamon niya, naghalo-halo siya. So, matamis siya at pwede siyang pang dessert! Yay! And that's it, folks. Ito, nakakaluto na tayo ng gyoza. Gyoza for life, syempre. Isa po sa pinaka ano, street food din po to sa Japan. Sana po na-enjoy nyo po ang paggawa ng gyoza. Before I close this vlog again, ay nagpapagsalamat tayo sa mga tao all over the world. And syempre sa ating unang-unang angels, with us angels, Cosmo team, sa aking mga Fujilicious na bagong-bago at na fresh na fresh. And sino pa ba? Ang aking friendship na si ano, Wendy Arzola at ang kanyang anak na si Lovely Sophie Arzola. Syempre, tingin-tingin ako. Nakakalimutan ko yung name nila. Pagalitan nila ako. And maraming salamat and enjoy watching sa mga susunod pa ating mga vlog. See you guys! Bye!